masayang araw po. Ito ang ating mga tupa at kambing. Nag-aabang na naman ng kanilang paglabas. Yun po yung ating pinakabatang tupa. 2 weeks old na po yan sa pagkakaanak. Si Junel po ay nagapas pa ng damo sa labas, kaya hindi pa muna pinalalabas ang ating mga alaga para po may pastol pag nakalabas na sila. Po, punta naman tayo sa ating second breeding pen para po doon naman natin tignan ang ating mga alaga. Kung matatandaan nyo, ay doon tayo nagwalay ng 50 biik para nga po mabakunahan na ang mga yon ng hog cholera at sabay yung pagwawalay sa kanila. Ito pong ating first breeding pen. Mali yung pagkakasabi ko noon, tatlo pa po pala yung palakihin dito maliban po dun sa dalawang gagawing inahin. So 5 pa po silang magkakasama dito sa ating first winning growing pen. Yung pong pangalawa ay bakante pa rin. At yung pangatlong winning growing pen natin ay dun po natin ilinagay yung mga 50 na bagong walay. Yung susunod po na igagawin natin na sabay walay ay mga mag-iisandaan po yon. Gawa po ng 80 plus yung ating mga biik dito sa second breeding pen. At dun po sa consolidated pen ay mayroon tayong mga 30 plus naman. So pagwalay po natin ng mga yon, malalaman na natin ang second at yung first winning growing po. Kaya yun pong mga natirang baboy doon ay hindi na namin patatagalin. Yung mga palakihin pa po, malamang ay isama ko na lang dito sa ating fourth winning growing area na makakasama nila yung mga mas batang baboy dito. At yung dalawa pong gagawin nating dumalaga naman, ay ilalagay ko na muna doon sa may lutuan kung saan po natin inalagaan si B-Boy noong araw. So nandito po, madamo pa. Hindi ko maipakikita ng maayos sa inyo itong ating mga 50 palakihin. At dito lang po ang ating second breeding pen. Palit lang ako ng footwear at papasok po tayo sa loob. Ito po ang ating mga alaga dito sa ating second breeding pen. Mga nakaanak na po lahat ang inahin na nandito sa ating expansion area. Yan po si Pula. Si Batik po, ayon. Medyo pumayat po sa kanyang pagpapadede. So ang natanggal na po natin yung 50 sa ating mga biik dito. Kaya ang natitira po dito ay 80 something pa na mga biik. Ito po si Tanso. Ayaw nang magpa-dede, kaya po nakadapang ganyan. Ito po si Batik. Ayan si Puti. Ayaw mo na rin magpadede. Kaya po itong mid-April ay iwawalay na rin natin ang mga ito. Meron po kasing mas bata sa mga ito na pinadedede pa. At yung iba namang biik, siyempre, take advantage, makikidede po dun sa mga nagpapadede pang nanay. Ayan, para makapagpahinga po ay mid-April nga. Malalakas naman na pong kumain ng mga ito.
ay iwawalay na natin. At sa pagwawalay po, noong ko tinuturukan ng hog cholera vaccine. Ayun po. Place your bets. Ito naman po ang ating bulugan. Si Mr. Rocco. At yan po, dahil bata na uli yung ating mga pinakakain, pure pong starter ang bigay natin sa kanila. Hog starter premium po ang aking pinabibigay. Pag malakas na po silang kumain, yung premium starter ay lalagyan na namin ng kaunting sapal para po masanay na sila sa pagkain ng may sapal. Pag malapit na pong iwalay yung premium starter, hinahaluan ko po nung regular lang na starter. Yun po. Tumayo na si Pula. Yan po. Itong pag ganyan ang inahin, ang dede ng inahin, active po nagpapadede yan. Kita nyo, puklong-puklo. Pag po patigil na sa pagpapadede, parang ganyan na po kay Batik at kay Pula na medyo nakaurong na ang kanilang mga dede. Hindi na po buhay na buhay ang puklo. At dito nga lang po sa ating tabi, ito yung 40 something po ang mga ito na siyang susunod nating mga pang-deliver naman. At doon lang po sa tuwid ng sunod na bakod ay doon natin kukunin yung ating mga pang-deliver para ngayong April. Meron din po tayong 40 plus doon. Anak po yun ni Third dyan sa Sampaloc Pen. At pag naupaubos po yun ay itong mga ito naman ang ating babawasan. So yan pong malaking yan, November born din po yan, kita sa kanyang ear tag. Ito pong kasamahan niya ay mga December born naman. So yan po, sa pagitan, nag-uusyosohan ang ating mga bagong walay dito sa kanilang mga kasamahan. So tawid po tayo dun sa original area ng ating second breeding pen at doon po may mga buntis at may mga kaanak lamang. So mauhuli naman po yon sa ating susunod na pagbabakuna. Tawid po tayo sa kabilang pen. Ito naman po ang original area ng ating second breeding pen. May nahabol pa po sa kain. Ayan po si Puti ang Tiyan. Isa siya sa mga unang umanak dito sa second breeding pen na areang ito. At anim po ang nabuhay niya sa kanyang walong mga biik. Ito naman po ay heavy pregnant na. Kasama po ito dun sa ating unang apat na dumalaga na nakasama dito ni Bobby noong araw. Kaya po una siyang umaanak. So yan po, bakod lang ang pagitan at nandun siya kabila si Senior Rocco. Pag nakita po namin na si Senior Rocco ay dumadamba dyan sa may bakod at may inahin po na nalapit sa kanya dyan, ibig sabihin ay may nagkakandi sa ating mga inahin dito. Kaya po bubuksan namin yung pintuan doon at hahayaan namin si Senior Rocco na makagala dito ng mga 2 hanggang 3 araw
Pagkatapos po ay babalik rin siya doon sa ating expansion area para po yung lineage ng ating mga biik ay sigurado tayo kung sino ang ama. Later on po, pag nakaedad-edad pa yung ating mga junior boar, apat po yon, pwedeng magpahinga muna si Rocco at yung mga junior boar ang ating pagtatrabahuhin naman. So, nabanggit ko po na may mga naanak pa dito. Ito po yung huling umanak. Sumama po yung isang nandun sa may unahan. So, nagdalwa po sila. Kaya dalawang inahin po ang may anak sa mga biik na yan. Hindi naman po isang inahin yung isang katutak na biik. Kaya kita po, merong mas malaki-laki. Nauna po ng dalawang araw, yung umanak doon po sa may painuman doon compared po dito sa umanak dito. Kaya pinabuksan na itong kanilang pulungan para po makapag-umpisa ng gumala. Yung iba pong mga biik dito ay medyo malalaki na kasama po doon sa ating mga ginawa nung nagkapun tayo at nagturok ng ivermectin. Bali, meron pa po tayong 5 set ng mga biik dito na hindi pa natin nagagawa. So, next time po ay isasabay na namin sa ay gagawin na namin yung mga biik nung huling 5 inahin. At yan po, na-repair natin ang paliguan kaya nag-hold na uli ng tubig. Nagkatagas po dun sa sulok na yon. Nilagyan lang po namin ng epoxy. Bumili po ako ng marine epoxy, yun ang aning ipinandikit. So yan, holding naman po siya, hindi na tumatagas ang ating tubig. Kaya ayan, ipon po ang ating mga biik dito kasama ang mga inahin. Kita nyo na samutsari ang kanilang mga size. Dahil sa mga inahin po natin dito ay halos itim, marami po sa kanilang mga biik ay pure na itim din. Unlike po dun sa kabila na naunang umanak, yung mga may kulay natin, si pula, si tanso, si batik, at si puti. Kaya po yung mga kinapon natin na biik ay marami ang may mga batik sa katawan. So yan po ang ating update sa lagay ng mga alaga. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.